Iniimbestigahan na ng Department of Education Davao Region ang pagkamatay ng isang guro sa Davao de Oro. Hinala kasi ng pamilya ng teacher na matay siya dahil sa sobrang stress ng masermonan ng principal. Nasa frontline ang balitang yan si Bril Montalvo. Labis ang hinagpis ng pamilya Buldo sa pagpanaw ng ilaw ng kanilang tahanan na si Marjorie, isang guro sa pantukan Davao de Oro. Kwento ng kanyang pamilya, inatake raw sa puso si Marjorie dahil sa sama ng loob. Nasermonan daw kasi ang guro ng kanilang principal sa Tibagon Elementary School noong September 4. May isang magulang daw kasing nagreklamo laban kay Teacher Marjorie matapos masugatan sa ulo ang isang estudyanteng naglalaro sa loob ng classroom. Agad nagsumbong ang magulang ng estudyante sa principal, kaya napagalitan si Teacher Marjorie. Sa isang screenshot ng chat ni Marjorie sa kanyang principal, inilabas niya ang kanyang dinadamdam sa nangyari. Masakit daw sa loob ang paninermo ng principal. Umiiyak daw si Teacher Marjorie kapag naaalala niya ang ginawa ng principal at sumisikip ang kanyang dibdib. Napag-alaman ding hindi ito ang unang beses na sinermonan siya at sinabihan ng masasakit na salita ng principal. Ayon naman sa asawa ni Marjorie na si Tatay Celestino, hindi raw binanggit sa kanya ng misis na may dinaramdam siya. Nagtaka na lang siya na parang nanghihina at minsan ay natutulala ang kanyang asawa. Sabi nila, depressed talaga, palaging umiiyak, parang ganon. Hindi daw siya maayos, parang ganon ba? Talagang problematic situation talaga siya. Parang ganon. Kasi hindi niya natanggap yung ang response eh. Ano yung ginawang pag-reprimand sa kanya? Gusto kong malaman sana yun, ano yung mga sinabi niya. Hanggang sa sinugod sa ospital si Teacher Marjorie dahil sa pananakip ng dibdib at panghihina ng katawan noong September 17. Binawian siya ng buhay matapos ang tatlong araw sa ospital. Paniniwala ng pamilya ni Teacher Marjorie dahil sa paninermo ng principal kaya ito nangyari. Pero sa death certificate ni Teacher Marjorie, lumalabas na multiple organ failure at sepsis ang kanyang kinamatay, bunsod ng komplikasyon ng pneumonia. Isang nakakamatay na kondisyon ang sepsis, kung saan nagkakaroon ng extreme response ang immune system ng katawan sa isang impeksyon na posibleng magresulta sa multiple organ failure. Hindi na humarap sa amin ang nagreklamong magulang na estudyante, pati ang pamunuan ng eskwelahan. Habang ang inireklamong principal naman ay kasalukuyang nakalive. Inaalam na ng Regional Office ng Department of Education sa Davao kung may pananagutan ang principal. We have conducted a motu proprio investigation on the matter. Ibig sabihin, we did not wait for anyone to file complaint. But upon seeing the information in social media, immediately we form a group to investigate. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.